Okay, so muli na naman tayo nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Kaya dito sa bago nating episode ng Noon at Ngayon, pag-usapan nga natin ang history ng Clark Air Base Hospital. At puntahan na rin natin ang hospital na ito at tignan nga natin kung talagang nakakatakot. Panoorin ito. Kung ikaw ay matatakutin at sa unang tingin pa lamang, kikilabutan ka na. Dahil ito ang isa sa ilang lugar na itinuturing na pinagmumultuhan, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ilang bansa. Itinampok din ang Clark Air Base sa isang National Geographic documentary series na pinamagatang I Wouldn't Go In There. Isa ito sa pinakasikat na lugar sa bansa para mag-ghost hunting. Ang pagtayo ng ospital na ito ay nagsimula noong 1960 na itinayo ng United States Air Force. Naisip nila na ito ang magiging bagong modernong regional military medical facility sa Pilipinas. Ang 200-bed ospital na ito ay dating lugar kung saan dinala ang mga nasugatan at nasawi sa digmaan sa Vietnam para sa pangangailangang medikal. Ang Clark Air Base Hospital ay isa sa mga pinaka-advanced na pasilidad na medical sa Asia noong panahong iyon. Ngunit ngayon ay inabandona pagkatapos ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Nasaksihan ng hospital na ito ang Vietnam War, kung saan ginamot ang mga nasugatan at naghihingalong sundalong Amerikano. Bilang resulta, ang mga trauma at pagkamatay mula sa labanang iyon ay nag-iwan din ng kanilang marka sa presensya ng espiritu sa hospital. Sa paglipas ng mga taon, ang mga paranormal na aktibidad ay inulat ng mga tao sa paligid. Malimit makarinig ng mahiwagang boses, bulong at hiyawan, at meron din daw masasamang espiritu. At may ilang beses na bigla na lang daw may nagtatapon ng mga bagay sa mga tao. Kaya ang 62 years old Clark Air Base Hospital building ay nananatiling abandonado hanggang ngayon.
Welcome to the new Clark City. Okay, so nandito na nga tayo sa Clark, Pampanga. So ito na yung Marriott Hotel. Ayan, Han, tapos Swiss Hotel, saka Marriott. Ayan, doon sa may dulo. Okay, so lakad tayo hanggang dulo, puntahan natin yung abandoned hospital. Okay, so medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin para makapag-exercise tayo. So sinabihan ako ng mga kakilala ko na nandito sa Clark, meron daw talagang multo dyan sa abandoned hospital na yan. Okay, pero hindi tayo makakapasok sa loob, hanggang labas lang tayo kasi private property. Pakita ko lang sa inyo yung area at saka kung nasaan yung hospital na yon. Okay, so dito sa Clark meron ding CM Recto Avenue. Okay, ayan na. Ito na yon. Madadaanan na natin, ano? Okay, so doon tayo galing. Ayan. So pagdating dito sa part na to, wala na. Wala na tayong makikita mga building. Meron pero malayo. Pero dito sa area na ito, etong abandoned hospital lang. So yan na siya, guys. Oh. Ayan na. So sabi sa akin dito, mag-ingat daw ako. Kala mo naman makakapasok ako eh, no? Ayan. Okay, so eto na siya mga kaytubero. Ayan na yung abandoned hospital. Okay? Clark Air Base Hospital. So hindi ko lang sure kung anong plano nila rito. Parang wala yata silang balak na tanggalin itong abandoned hospital na ito. Not unless merong bumili na ano na isang investor or bumili ng property. Ito na siya. OMG. So yung pinaka nakakatakot dito ay yung mismong morgue. Doon daw talaga may mga sumisigaw, may maririnig kang sumisigaw.
Okay? So may harang kaya hindi tayo papasok ha. Alam niyo naman. Okay? So grabe. Nakakatakot nga. Tsaka ang daming ano, daming paniki. Parang madulas. Dito tayo. Silip. Madulas nga. Lumulubog yung ano ko, sleeper. Huwag na tayong dumiretso doon. Maputik. Okay? Labas na tayo. Halika na. That's enough. Baka mamaya eh... Okay, so tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Grabe, nakakatakot siguro dito pag gabi. Sa tingin nyo, pupunta ba kayo dito sa gabi? Siyempre, hindi. Lapit lang tayo ng konti. Kasi may nakikita ako, may mga tao dun yun.
Okay? So yung mga ano nasugatan sa Vietnam War, ayan, karamihan dito nila dinadala. Dito nila dinala para gamutin. Tapos karamihan sa kanila, syempre binawian na ng buhay. Ayan, kaya marami talagang nagmumulto dito. Yun ang sabi nila, ha. Ayan. Lapit tayo konti. Tabi-tabi po. Parang yan na yata yung morgue. So yung ilalim nito guys, yan yung morgue. Feeling ko lang, ha. Ayan. Ayan, hindi na ako sumilip, natatakot ako, eh. Halika na, labas na tayo. Labas na tayo. Yung heart ko bumibilis. Kaya ayoko nang masyadong lumapit. Labas na tayo dito. Ayan, oh. Nanginginig yung kamay ko. Hindi ko alam kung bakit. So, doon sa pinanggalingan ko kanina, mga kaytubero, doon banda, ayun o, doon, nung pumunta tayo kanina, nung medyo malapit na ako doon sa may, feeling ko morgue yun, eh, yung nasa ilalim mismo. Diba usually naman kapag morgue, nasa basement, yung mga morgue sa mga hospital. So, paglapit ko doon, yung heart ko bumibilis, tapos yung kamay ko habang nagbibideo, nanginginig. Kaya sabi ko, wag na tayong dumiretso doon. Kaya hindi na ako pumasok. Kahit man lang sana doon sa may bungad lang ng pintuan. Pero hindi ko na tinuloy. Mahirap na. So hindi ko naman nakikita kung sino man yung sinasabi nila na may multo daw. Pero, ewan ko, hindi ko maintindihan. Kasi ako never pa naman ako nakakita ng multo. And hindi naman ako naniniwala kasi ako kapag hindi ko pa nakikita, hindi ako maniniwala. Kailangan makita ko mismo. Kaya lang, naunahan ako ng kaba. Nanginig ang lolo nyo kaya. Ayan, so happy ako na napasyalan natin itong Clark Air Base Hospital. Itong abandoned hospital dito nga sa Clark. And ayan, mukhang sabi nung kaibigan ko na nag-work dito, wala daw balak na tanggalin yan, yung hospital na yan. As of now, ah, pero siguro in the future, kapag dinevelop na itong buong Clark area na ito, itong area kung saan tayo naroon, kasi wala masyadong mga building dito, eh. Except lang yung ano, yung village dyan, yung villages. Pero dito sa part ng CM Recto Avenue, wala masyadong mga building pa. Ayan. Okay, so nakita na natin ang abandoned Clark Air Base Hospital. And grabe talaga yung experience ko doon na hindi ko inaasahan. Ayan, so kung makikita nyo dito sa video na ito, dito kasi sa part na ito talagang tinuturo ko kung nasaan yung morgue. And habang tinuturo ko yung butas na yan, dyan sa ilalim na yan, ay talagang yung puso ko bigla na lang talagang dug-dug-dug-dug-dug. Tapos yung kamay ko nanginginig na. And alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako matatakutin. Minsan sinasabi ko sa mga vlog ko na kapag sinabi ko na nakakatakot naman dito, yun ay katang-isip ko lamang. Pero bigla na lang talagang nangyayari yung bigla kong kakabahan at nanginginig. So hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro nga talagang may nagpaparamdam sa abandoned hospital na ito, ano?
So, sino na sa inyo yung naka-experience na ng mga ganitong bagay? Sino na sa inyo yung nakakita mismo sa mga multo na tinatawag na ito? And sino sa inyo yung mga naka-experience ng mga bigla na lang may nagtatapon na bagay or may sumisigaw or may nagsasalita? And so, comment down below, share nyo nga sa amin yung mga experiences nyo. And so, maraming salamat sa muli nyong pagsama sa akin dito sa another episode ng Noon at Ngayon. Sa mga bago lamang na nanonood dito sa aking YouTube channel, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, tapos pindutin nyo lamang yung bell icon na yan para every time na mag-upload ako ng mga bagong videos, manonotify kayo. Again, maraming salamat, and please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you again on our next vlog.